Hello mga ka-SFT, today is Monday, September 28. Ngayong araw din ginugunita ang World Rabies Day. Kaya sa Maynila, nagsagawa ng libreng vaccination at deworming sa mga alagang hayop. Pero kapag walang face mask at face shield ng owner, no vaccination sa mga alaga. Samantala, may 4,000 kama na raw ang nababakante sa mga COVID-19 isolation facilities ng pamahalaan dahil sa pagtaas ng mga discharge cases o recoveries. Kaya ang DILG, pinayuhan ng Metro Manila mayors na i-endorse sa mga pasilidad ang mga mild at asymptomatic case para di na raw makapanghawa ang mga ito. Pwede raw makipag-ugnayan ng mga LGU sa One Hospital Command Center ng MMDA o i-download ang Pure 4 Citizens app. Nagbabala naman ang Department of Health sa mga ospital na naniningil para sa personal protective equipment na dinonate lamang sa kanila. Ayon sa DOH, may inventory sila ng mga ito. Kung hindi naman donated, pwede raw maningil ang mga ospital para sa mga PPE pero di dapat lalagpas sa 30% ng total administrative cost ng pagbili nito. Totoo raw na mas maraming magagamit na PPEs para sa mga pasyenteng nasa intensive care unit. Pero mas konti daw ang kailangan para sa mga pasyente sa ward. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Marami ang naiinganyo ngayon sa mga online investment schemes, pero karamihan sa mga ito, scam pala. Bago maglabas ng pera, alamin ang modus para hindi mabiktima. Nico Wahe reports. Hindi ako makahanap ng isang perpektong salita upang ipahayagan ang aking salamat, Ma'am Jekaterina na Anisheva. Ako'y mula sa Pilipinas. So una, takot ako na malaman kung hindi sa aking mag-click sa link sa iba. Isa ka rin ba sa mga naaalibadbaran sa mga naglipa ng comments na ganito? Mga testamento na nagsasabing kumita sila gamit ang isang investment scheme. Madalas nakikita yan sa mga social media page na may malalaking following. Opo, tama po ang iniisip nyo. It's a scam. Ang OFW na si Rene, isa sa mga nahikayat na sumali rito. Nagpo-post sila sa Facebook wall ko and then syempre interested po ako regarding for the business opportunity. And I click how kasi ang statement po nila regarding is just PM me on how and then or private message me ganon PM ganon and then nagsesend po sila ng mga links. Cryptocurrency raw ang pronta ng mga scammer. Mag-invest ka, lalaruin nila sa cryptocurrency trading saka lalago daw ang pera mo. Sa kaso ni Rene, 25,000 pesos daw ang ininvest niya. Ang inaano ka lang po yung magkakaroon ng profit eh. Kasi yun nga po, lalo na ngayon, may crisis tayo. Pero nang mahulog niya na ang pera, hindi na raw nagparamdam ang mga nagpakilalang trader. Kung magamit siya ng strategy, ang tawag dito ni Ko ay social proof or social influence. Nagpo-post sila sa comment ng encouragement na ako kumita ng ganito okay, because of this person. Okay, and itong tinatag niyang tao na to, second account niya or it might be his other account. So, ikaw ngayon na nanonood nun, akala mo legit kasi ibang tao yung nagpa-publish, hindi mo alam, dami account rin pala siya. So, ikaw may tendency, kumagat ka dun. Para raw mas maniwala ka, isasama ka sa isang group chat at doon may mga iba pang mga magsasabing legit ang kanilang kalakaran. Kapag natuloy ang iyong pag-iinvest, papakitaan ka ng screenshot na nagsasabing times 5 na ang kinita ng iyong investment. Yung mga screenshots na yun, they're using a platform na similar dun sa mga legitimate or legit platforms na kung saan i-edit lang naman nila yun. Ang dali na mag-edit nun. I-edit nila yun, ipapakita nila dun na ito yung username or ito yung pangalan mo, ito yung kinita mo. Pero paglilinaw ng mga cryptocurrency expert, legit ang cryptocurrency. Si Banko Central kasi ay naglabas ng circular. Kaya itong circular na to ay circular number 944 na sinasabi niya doon na pwedeng gamitin na si Bitcoin. Kumbaga nire-regulate niya si Bitcoin. But not an investment. Okay? But as a remittance. Pwede rin naman daw itong gawing alternative investment. Pero paano nga ba? Kasi yung Bitcoin para siyang ginto na kung saan meron limited supply. 21 million supply lang yung maximum supply na meron kay Bitcoin. So, if you're going to use the concept of supply or the law of supply and demand, ibig sabihin, pag mas maraming tao okay, yung nakaintindi, maraming tao yung gumamit nito, so tendency maraming tao bibili.
So what do you think will happen dun sa value? Siyempre, tataas. Ang tanong, bakit tila laging ginagamit ang cryptocurrency sa panluloko? It's untraceable. Okay, ibig sabihin, pag ako nagpadala ako ng pera, okay, let's say nakita or sinad niya sa akin yung Bitcoin wallet address niya. Okay? Wala nakalagay doon na username, wala rin nakalagay doon na full name. Ipagsinan ko yung pera ko doon sa account na yon, instantly, that person will receive that Bitcoin and instantly, pwede niya i-convert yun sa cash. Pero posible naman daw ang mga pinapangakong times 5 na kita basta alam mo lang ang ginagawa mo sa cryptocurrency trading. Makikita mo lang dyan yung actual na magkano yung price ng Bitcoin that time. But again, kung mapapansin mo, nagbabago-bago siya. Yan, see? Naging 532 na siya. So kanina 531 lang. Ang ginagawa ng mga spot traders is bibili sila ng Bitcoin, let's say ngayon, 10,000. Pag tumaas yung value, bibenta ka. Pag bumaba yung value, okay, bili ka ulit. Mayroon ding leverage trading na posible ang mabilisan at malaking kitaan. Depende sa kaalaman mo sa market. Now, kung nag-buy ako, okay, at tingin kong akit yung market, ginamit ko $1,000. Okay? Naklik ako ng buy. Now, lalabas yan dito sa ilalim, Nico. Pero kung tama ang iyong trading at pumalo ang cryptocurrency market, ang itinayawang pera pwedeng lumaki depende sa naset mong porsyento. May option ka rin na gawing times 10 hanggang times 100 ang leverage ng kita mo. Yung platform kasi na maganito, meron yung tinatawag ng mga buyers and sellers. Pag nanalo ka sa trade, meron na talo. Kasi pag nag-buy ka, meron nag-sell. Ayun yung vice versa nun. So ngayon, kung ako naman nag-sell, meaning may nag-buy. So ganun siya nilalaro or ganun yung laro sa loob niya. Hindi raw imposible na kumita sa cryptocurrency dahil totoo naman daw talaga ito. Ang kailangan mong gawin ay pag-aralan para hindi ka na dumaan pa sa ibang tao na mahirap pagkatiwalaan. Hindi naman masamang maghangad na mas mataas na kita. Huwag lang sana tayong magpabulag sa mga manlulokong target ay ang pinaghirapan nating pera. Mas mabuting pag-aralan na lang natin ang mga ganitong kalakaran para hindi na dumaan sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Tila nakalimutan na raw ang imbestigasyon sa anomalya sa PhilHealth. Hindi pa man naisasara ang kaso, ang gobyerno naglaan ng 71 billion peso sa proposed 2021 budget ng state insurer. Nagtrending ang hashtag na huwag kalimutan ang issue. Here's Richard Haydarian. Nung tumakbo si Pangulong Duterte, ang sinabi ng kanyang kampanya, change is coming. And right before taking office, na-clarify ni Pangulong Duterte na he's against even a whiff of corruption. So malinis na gobyerno ang pinangako ni Pangulong Duterte 4 years ago. Pero para sa kanyang mga kritiko, changes scamming. And one scam his critics have been focusing on is yung alleged large-scale corruption sa loob ng PhilHealth. At dahil dyan, may bagong hashtag na nagtitrend over Twitter. Hashtag, huwag kalimutan yung binulsang 15 billion sa PhilHealth Challenge. Now, yung task force na binuo ni Pangulong Duterte itself found basis to these allegations of corruption. In a taped speech yung last Monday, ito yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte regarding the charges of violation of several provisions of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Article 213 of the revised Penal Code. The presumption of innocence is still attached. In fairness kay Pangulong Duterte, a lot of respect for due process. Pero ayon sa Malacanang, huwag tayong alala. Maayos itong problema. Those who are guilty will be held accountable. Lilinisan itong PhilHealth na to and other agencies who have been accused of massive corruption. And good news, the Senate or our legislature is actually pushing for additional funds para ma-sustain yung PhilHealth yung kanyang operations, which is extremely important in the midst of this crisis. And ayon sa Senate leader and someone who seems to be close to President Duterte, huwag muna natin pag-usapan yung privatization issue. Hintayin na lang natin na tumino yung mga opisyales sa loob ng PhilHealth. But of course, the concern here is moral hazard. Hindi pwede na bigay tayo ng bigay ng pera, but at the same time, the corruption problem is not resolved. That's why it's very important, habang we're trying to sustain yung operations ng PhilHealth, sa gitna ng pandemya and this health crisis, we also make sure na wala nang corruption na mangyari. After all, President Duterte is in his 5th year in office. Sana naman,
tumino yung mga ibang opisyalis dyan and appointees of President Duterte accused of corruption and other forms of abuse of power. Ako po si Richard Hedarian. Stand with us. Stand for truth. Maaga ang Pasko para sa isang 59 years old na lolo na mistulang biking Santa. Gamit ang isang improvised camper bike, pumapadyak siya sa iba't ibang lugar para mamigay ng laruan sa mga bata sa lansangan. Andre Jeronimo has the story. Ito si Tatay Joey, isang biker. Gumawa siya ng improvised camper bike gamit ang scrap materials. Bawat biyahe ni Tatay fully documented sa kanyang YouTube channel. Ito si bike camper Jay Bello. Ito pre-cycled, mga PVC, water pipe. Yun po, binubuo ko lang po yun. Para meron akong tutulugan. Like, pupunta ako ng mas malayo, so hindi ako magmamadalang umuwi, hindi ako natatakot. Malayo o malapit na lugar ang biyahe, may mga bagay na hindi niya nakakalimutang dalhin. Mga laruan. Pinamimigay niya ito sa mga bata nakakasalubong niya sa daan. Ako. Ako yung kuya. Yun, kung nakita ko ng homeless kids, ina-approach ko po, binibigay ko. Bibigay ko sa kanila, alis kagad ako. To make them happy, while in, ano, in times of ano, pandemic. Lang masaya sila, masaya yung mga bata. Okay na yun, pag masaya yung mga bata. Galing daw sa sariling koleksyon ni Tatay Joey ang mga laruang ipinamimigay niya sa mga bata. Wala akong pera, mam eh. Walang pera. No money to buy foods or biscuits or bread. No money, no budget. Ang dami ko na-collect po na toys, mam eh. So bakit? Eh, matutulog lang yan dyan. So sabi ko, i-give away ko tong toys na to. Lilinisin ko na lang po, mabuti. Nakikita raw ni Tatay Joey ang sarili niya sa mga batang nakatira sa lansangan. Bata pa ako, ano ako eh, stowaway ako eh. Hindi ako nananatili sa bahay namin. Yan, napakaliit ng bahay namin. Napakaliit lang kasi malaki pa yung gulungan ng baboy. Most of my times, nung wala sa kids, talagang I spend a lot of time sa streets po. Kaya, experience ko po yun. Mahirap sa field, mahirap sa streets. Sa kalye, mahirap. Napakahirap po talaga. Medyo nung bata, wala eh. Walang-wala eh. Hanggang ano lang eh. Hanggang tingin lang sa mga laruan. Hanggang tingin lang po. Ayun nga, nung medyo lumaki-laki eh. Medyo nakakabili-bili ng maski ilang piraso. Kaliwat ka ng diskarte na raw ang sinubukan ni Tatay Joey. Sinong araw kasi, nagkukrudo kami. Doon kami na kumukuha ng baon, mga kapatid ko. Kakabaon na kami. Nagugas ng jeep. Doon ako galing. Tapos tinda na yung sigaret, saka yung supot sa palengke. Gusto ko mag-aral nung araw, hindi ako makapag-aral. Gusto ko mag-college nung araw, hindi may pangarap ako. Anong kabat. Kaso wala, can't afford yung parents ko eh. Hindi kaya talaga. Sa kabila ng marami pang kulang sa material na bagay, nakapag-asawa at napalaki ng maayos ang tatlong anak. Bukod sa responsibilidad sa pamilya, bahagi daw ng kanyang buhay ang tumulong sa mga batang lansangan. Ito raw ang dahilan kung bakit siya nagbibisikleta at kinabitan ng camper ang kanyang bike para may matulugan kapag malayo ang kanyang biyahe. Una, naghahanap din ako ng ano mama, ng oportunidad eh. Kasi hindi ako umangat sa buhay talaga. Kaya naman sa paghahangad na kumita habang bumabiyahe, nare-record din ni Tatay Joey ang kanyang pinupuntahan. This is my last chance. This is my last kick. Wala na, matanda na ako. Pabulusok na ako. Tapos na yung pick ko eh. Wala na eh. Wala ako narating. Ang perang may ipon ni Tatay Joey, ilalaan niya raw sa mga anak at bata sa lansangan. Una-una, yung toys. Continuous yung toys. Food. Tinapay. Yung kung kaya ng chinelas. Kasi lagi nakapayan mo yan. Yung kikitain ko, bibigay ko doon sa dalawa kong anak para makapag-college sila. Kasi hindi ko na narating yan eh. Sa isang taong pagpapadyak ni Tatay Joey gamit ang bike camper, naikot na raw niya ang nasa 10 probinsya. Kaya naman, umabot na rin sa 210,000 subscribers ang nakatutok sa kanya online. Gawin mo kung ano yung hilig mo. Huwag ka mag-iba. Di baling i-disregard ka nila. Di baling hindi ka nila i-appreciate. Keep on doing your craft. Gawin mo yung craft mo. Gawin mo yung art mo. Magbigay po tayo sa mga homeless kids po. Huwag po natin pandirian yung mga homeless kids po. Huwag natin iwasan.
Hindi masusukat ang halagang ibinibigay natin sa kapwa lalo na kung iniaabot ito ng bukal sa puso. Madalas yung mga walang-wala pa ang may mas malalim na dahilan sa pagbabalik ng biyayang natatanggap. Dahil kahit ilang beses ka mang matumba sa buhay, pwedeng-pwede ka pa rin magsimulang muli at makapagpasaya ng kapwa. I'm MJ Jeronimo, a Stanford Truth. Gabi-gabi na po tayo magkakasama sa GMA News TV mga ka-SFT. Don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for Truth.